Good evening. We bring you the latest in the world of sports. I'm Paolo Del Rosario. And we give you the conversations that you want to hear from your favorite icons and athletes. I'm Billy Capistrano. And in tonight's Game Plan, we'll huddle up with UP Fighting Maroon standouts Ayel Estranyero, Nicole Chamzon, and Justine Dorog. We'll talk about their recent PVL experience and UAAP memories. Plus, we'll dive deeper down memory lane as we talk about their Buhay Iska. And we'll chat with Pinoy Para swimmer Gary Behino as he shares his first time experience at the Tokyo Paralympics. Buckle up, sports fans. Let's get in the game. One of the many things we love about having one professional volleyball league is seeing matchups we have never seen before. From teammates who have become opponents to rivals playing in one team, the Premier Volleyball League offered it all. Now tonight, we'll huddle up with the Maroons who embodied UP Fight in the recent PVL Open Conference. Signal HD's Ayel Estranyero, Perla Spikers' Nicole Chamzon, and Cherry Tigo's Justine Dorog. Ladies, welcome to the game. Kamusta naman kayo? Hello! Hi! Hello! You know, there was an energy level right before we even started, and all of it was centered around Billy. Kasi grabe, apparently, there's a connection between all of you and Billy. Then, syempre, ano ko, I was covering your games in the PVL. Mm. So excited to have you guys here, especially you, Chami. Ang tagal natin hindi nagkikita. And of course, I know, Billy. Of course, our first segment, it's gonna be all about volleyball. So ito yung mga easy questions. Mamaya na yung mga mahihirap. Ganun ba? Ganun. Okay, ganun ang theme natin today. So our first question, you guys, we're gonna take a look back at the PVL Open Conference. And to start with you, Chami, anong pakiramdam na makalaban mo yung mga former teammates mo sa Open Conference? Nakikita ko lang sila ngayon para kung natatawa lang kasi parang ngayon lang ulit kami nag-reunion nila, Ayel and Zaz. Pero it's been a while since nagkalaro kami, as in magkaharap ba sa isang liga kasi yung iba kong teammates before from PSL eh. Mm-hmm. Pero ngayon dahil isa ng liga, talagang para ako nag-reminisce na before teammates kami ngayon, magkakalaban na kami. Masaya pa rin. Nandun pa rin talaga yung pagiging UP Fighting Maroons. Ayel, when you know that you're gonna play against a former UP Fighting Maroon, na-excite ka ba? Is there another level that you reach in going into another game? Syempre excited. Kasi, you know, I get to play against them. Especially for some, for the first time. Sila Isa, sila Koloy, sila Jazz. It's kind of weird to think about it at first. Pero pag andun ka na sa court, it feels good to just see them play at their very best as well. And parang minsan mapapa-cheer ka rin sa kanila eh, pag sobrang galing nila. Andun pa rin yung spirit na parang teammates pa rin kayo, pero magkalaban na kayo. So it's still there, but nevertheless, very excited for everyone to play in the first professional league. Now, Justine, I'm just curious, no? Ano yung mga unforgettable iska moments nyo sa PVL bubble? It can be, you know, funny moments with each other, nagta-trash talk ba kayo? You know, when you're against each other, ano ba yung mga nangyayari dyan sa bubble na hindi namin nakikita? Sino muna? Jazz. Si Jazz. Yeah, meron bang trash talking na nangyayari dyan sa bubble? Mga funny moments between you guys? Nakamute ka yata, I think. Sorry. Sayang naman yung kwento. Oh, nga eh. Are you there? Mute. Nakamute ka yata. Unmute mo. Okay, sige. Sayang naman yung kwento mo. Nagkwento na ako eh. Okay lang. We're ready to hear it all over again. So please be our guest. Go ahead. Pagdating kasi nung sa bubble game, kasi nakikita-kita kami, parang naka-focus talaga kami eh. Pero pag nakita mo, pag nagka-eye to eye contact kami, parang mamaya na lang. Kasi parang game muna. Parang ganun lang. Pero masaya pag nakita mo sila kasi parang nakakapanibago. Parang before sa UP, nagkaka-teammates kami. Pero now, parang nagkakaharap kami pero iba na yung environment. Parang kalaban na kami. So, ayun. Nakaka-excite din kung paano kami mag-grow as an athlete kasi hiwalay-hiwalay na kami.
Well, you know, you talk about your growth as an athlete, and Nicole, I want to talk to you about that. Considering that, you know, since, you know, everyone's graduated, since everyone's moved on from UP and they went into the PVL, they've changed in terms of how athletic they now are, in terms of yung intelligence level nila on the court. Who, in your opinion, changed the most for the better going into the PVL after their UAP days? For me, it's si Tots talaga. Talagang grabe yung growth ni Tots nung nasa UP pa ako. Although, siguro mga 3 years lang kasi kami nagkasama siguro sa loob ng court. Compared kay Ayel na mas nagtagal doon sa kanila. Pero yung growth niya to the extent of competing for the finals, like embracing the role, kung ano man yung ibigay sa kanya na role, di ba, sa team niya, yun talaga yung nakaka-proud as an ate talaga for her. Ayun. Ayan. So, Ayel, ikaw naman tatanungin kita, ano naman yung tatak UP Volleyball? You know, a special trait that you guys have that we can see only in you guys and not anybody else. I think it will always be to be a fighting maroon. Like, kita mo lagi yung laban eh. No matter what happens, no matter like how much behind you are or how much like lamang ka sa kalaban, you will always see UP players always giving their best in fighting. You'll always see the fire in their eyes na ilalaban ko to kahit ano mangyari. That's a trait that I've seen in almost all my teammates in UP. So basically someone who never ever really gives up. And Justine, on that note, when you look back at your time in the UAAP, is there any match or any game in particular na it was siguro the most tiring game you've ever played, one of the more memorable ones? Siguro nung season 81 against Lasal. Kasi 5 sets kami noon. Tapos, wala. Yun kasi yung laging tumatatak sa isip ko nung game na yun ng Lasal. Tapos, ako yung nakapag-last last point. Tapos, kasi drinak ko lang yun sa gilid. So, pag binabalikan yung UAP, yun lagi yung tumatatak sa isip ko. Billy, I think she just wanted to hurt us. Eh. Oo nga eh. Parang na-affect kami ng konti doon. Hindi naman masyado. Siguro si Chami yung mastermind niya. Grabe. Well, you know, based... speaking kasi pag UAP, kasi ibang... iba kasi pag yung school mo yung nire-represent mo. Eh. That's true. You know, ngayong professional ka na, parang hindi mo na mabalikan ulit yung nangyayari before. Parang yeah. Feeling ko nga nang professional, parang ay, ang tanda ko na pala. Parang hindi. Sobrang bilis pala. Tanda. Justine, you know, on that note, in terms of bringing things back, Billy has something for you. Kasi nga, nakita namin na based on your answers, miss nyo na yung UAAP. Well, you know what, huwag kayong mag-alala dahil mababalikan na natin ang mga favorite UP fight moments ninyo. If you miss the UAAP action, it's time to get in the game and relive the best games in UAAP history on the UAAP Varsity Channel, available in high definition on Signal TV, Channel 263, starting September 8th. That was yesterday. The UAAP Varsity Channel is also available on satellite and via streaming on Signal Play. That was a smooth segue. That was very smooth. After the break, we'll dive deeper down memory lane with our former UP Fighting Maroons as we talk about their Buhay Iska. Stay tuned, you're watching the game. Welcome back to the game. We have heard it so many times already. Matapang, matalino, walang takot.
Kahit kanino, hinding-hindi magpapahuli, ganyan ang mga taga-UP. Sa gabing ito, balikan natin ang buhay kolehiyo ng ilan sa mga paborito nating atleta mula sa Universidad ng Pilipinas. Narito ang ating usapang Buhay Iska kasama sina Nicole Chamzon, Ayel Estanyero at Justine Dorog. Hello again! Ayan, hello again ladies! Okay. And welcome back. Yeah, can I just say, it's so obvious that Billy and I are Lasallian and did not write these questions. So we had our resident UP Fighting Maroon to write this one for us. So you can guarantee that authentic lahat ng mga tanong na to. And also, it's his birthday today. Oh yeah! Mix Gomez, happy birthday! Oh, happy birthday! Yes, happy birthday to Mix! Yeah, happy birthday! You may have caught him yesterday on social media dancing and that was great. But let us start now with the game that he made for us, Billy. Alright, yun yung birthday pasabog ni Migs kahapon. Anyway, our game tonight, guys, ito na nga yung medyo, hindi ko naman masasabing mahirap. Let's say, exciting. This is our exciting game kasi medyo trivia yung first part of our game. So we're gonna ask you some questions and syempre, you just have to answer it. We're gonna ask you mga trivia about UP kasi nga, Buhay Iska yung laro natin ngayon. So Justine, are you ready because you are player number one? Okay lang. Okay, Justine, ito na nga. Anong jeep ang sasakyan mo to travel fastest from Palma Hall to the Math Building? What is the answer? Kami ni Pao, hindi namin to alam. Yeah, not at all. Hindi promise. Namin to alam talaga. So, from what is your guess? Palma Hall? Toki. Yes. Yeah, tama ba? Tama. Yes. I object. Oh, you object? Bakit? Pwedeng ikot. Tapos maglalakad ka. Pag-late ka lang naman, yung parang hingal na hingal ka. Ay, pag-late ka na, yan gano'n. Mm. Okay, but we can't really judge. Baka hindi alam wala kaming na basics. May UP Toki pala. But according to Migs, yes, Toki yung ano, Toki yung tamang sagot. Alright, so Ayel, ito. What does EEE or triple E stand for? Hula-hula na lang. Okay lang yan. Hindi ako eng, ha? Nascom ako. Hindi ko alam. Call a friend. Chami, ano yan? Jazz? Alam mo ba, Jazz? Engineering lang ata yung huli. Hindi ko alam. Electrical engineering. Basta, hindi ko alam. Or electronics. Actually, getting, okay. Pwede naman. Electrical. Okay, isama and, natin yung mga sagot natin. Ano? Yes, i-combine nyo lahat. Okay, first word, Nicole. Pick electrical, one. Okay, electrical. Okay, second, Justine. Engineering. Balik ta rin mo. We're almost there. Yung nabanggit na ko. Electronic. Yes, engineering. Yes. Okay. All right. They got it in the first try. Teamwork makes the dream work. Ito, Chami, isa yung pinakamahirap. Totoo, hindi, mahirap talaga. Well, for me, mahirap to. Di ko rin mabasa eh. Di ko nga ma-pronounce eh. Ano to? Helianthus annuus is the scientific name for what? Ano kaya makes yung mga tanong mo? Hindi ko alam to. Okay, clue. Emuyente. Clue, it has something to do with graduation, if I'm not mistaken. Yeah. In UP in particular. Sunflower? Yes. There you go. Perfect. Ay. Eh, yun naman pala. Okay. Wow. Parang upcut pala yung ano eh. Parang upcut yung test ni Migs eh. Kasi sila naka-experience ng sunflower graduation, eh ako sa Zoom lang ako naka-graduate. Kaya hindi ko alam yan. Okay, well, of course, there's a lot more to go through. So that's the last of the hard questions, I think. Pero this is all about you now. Nicole, start with you. In terms of yung food in UP, what do you miss the most? Kisaw. Yan talaga yung dinadayo namin kasi talaga. Merienda, saka yung siomayan and yung buko. Ah, yung kay Manang Sol. Hindi ko makakalimutan yun. Yung banana cue niya and yung karaoke niya before training namin. Yun. Sounds good. Karaoke before the training? Pagkain kasi. Kala niya karaoke before training. Anyway. Karaoke. I know. Oh my gosh! Tagalasal. Oh, joke.
guys, nahuhuli niya na si Pau, ah. No, I'm proud of it. Okay, alright. Anyway, ito naman. Ikaw naman, Ayel. Ang tanong sa'yo, ano naman yung go-to tambayan nyo pag walang training or pag walang class? Where do you go? Mm. Sa gym lang, actually. Support lang. Pag walang class, makahanap mo talaga yung mga teammates doon. Or sa gymnastics area, bumabawi sa tulog, nagnanap doon before pumunta sa next class. But it's always in the gym. Like, yun talaga yung tambayan namin. Regardless of saang building man kami galing or anong programa namin. So, it's always the gym. Justine, if you're going to bring a random fan to UP for the very first time and you want to show them around, you want to treat them to good food, saan mo dadalhin? Area 2. Yung Area 2 kasi, yun yung mga cheapest na mga pagkain sa loob ng UP. Kasi sa street kasi yung Area 2, so madaming mga food na any kind ng food na matitikman niya na masarap na mura lang. Or affordable talaga for a student. So, doon ko sila dadalhin. Nakakaguto nun. Puro pagkain yung pinag-uusapan natin. Yes. Okay, Chami, ikaw naman. Kung may lalapit sa'yo at magtatanong kung anong magandang course kunin sa UP, ano yung isasagot mo at bakit? Kailangan maganda yung answer natin dito. Madaming young kids na nanonood sa atin today. Kailangan nila ma-inspire if they want to go to UP. Can I be biased? Kasi I came from engineering and then I transferred to CHK talaga. Mm-hmm. Because of like the environment of the people around. And madami ka talaga matututunan. Like kasi minsan parang parang nilulook down kasi yung course namin or like yung CHK mismo. But they don't realize na parang nagko-contribute din yung course namin and to the growth of the sport, not just here in, like in UP, but all throughout the Philippines. Kaya, yun, thumbs up to CHK. Proud CHK. Yeah. Justine, what's the most important lesson you learned about being an Eskolar ng Bayad? Yung lagi ko, yung tumatatak talaga sa isip at puso ko, yung pagiging panindigan mo. Kung ano yung panindigan mo sa sarili mo, kung ano yung mga values mo. Madami kasing tinuturo ng UP, hindi lang sa academics, pero din paano mo i-view yung sarili mo sa lahat ng mga tao. Kasi madami kang mga taong nakakasalamuha. Tapos, yun, madami ka din nakukuhang information sa kanila and mga values. So, siguro talaga yun yung natutunan ko sa UP kung paano ka maging i-accept din yung mga tao sa paligid mo. Spoken like a true scholar ng bayan. Well done, Justine. Now, Ayel, ikaw naman, what is your message or advice to the incoming freshies of UP Dalaman? It's quite hard now because everything's online. Yeah. It's different when you get to experience UP in person, honestly. Like, there's that certain feeling that you can't explain that whenever you graduate, you just always want to go back and visit. But to all the freshmen, maybe just enjoy it. Even though you're just at home, give great value to your education because that's something that a lot of people hope and wish for to get the opportunity to study in UP, and not everyone gets that opportunity. So I just hope that all of them will value that opportunity given to them by the university. You know, I love the school spirit. Billy, did you take the UPCAT? Secret. Okay. But girls, thank you very much for joining us. You know, we had a lot of fun learning about your time in UP. I've enjoyed my visits there every single time. So hopefully again, the students can come back on campus and they can relive everything that you mentioned. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Now when we return, we'll catch up with Pinoy para swimmer Gary Behino as he shares his first time experience at the recent Tokyo Paralympic Games. Stay tuned. You're watching The Game.
Welcome back to the game. As our national para-athletes returned to the country last Sunday, rather, they brought with them one-of-a-kind memories from the biggest stage in the world, the 2020 Tokyo Paralympic Games. For first-timer Gary Bihino, it was a chance to prove that he belongs amongst the best para-swimmers in the world. Tonight, the back-to-back ASEAN Para Games gold medalist joins us to share his Tokyo experience. Welcome to the game and welcome home, Gary. Mabuhay ka. Hi. Hello po. Good evening. Gary, first of all, congratulations on representing the country on the biggest stage. Konting throwback muna tayo. When you found out that you qualified for the Paralympic Games after winning yung tatlong medals mo sa 2018 Asian Para Games, ano yung feeling mo? Ano naman po, tawag yan, grabe yung ano, excitement at saka tawag yan. Konting pressure talaga nung nalaman ko na pumasok ako sa Paralympic. Alright, now fast forward naman tayo this 2021 at only 25 years old competing in Tokyo. When you made that first march as a Paralympian, kinalabutan ka ba? Ano yung feeling? Ano yung pakiramdam? Grabe siya yung ano, tawag dyan nung grabing pressure dun sa ano, kasi ako yung ano, tawag yan, unang sasabak sa delegation, ako yung unang lalaban, kaya grabe yung parang may ano siya, naghalo na siya yung pakiramdam ko, parang may excitement at saka yung pressure. Well, may konting pressure, I'm sure you're a bit nervous also, pero how would you assess yung performance mo sa mga events mo? Kung ginagawa namin, ganun pa rin kasi wala kami masyadong sapat na oras at panahon na makapag-training sa swimming pool kasi ngagawa ng pandemic. So kung ano lang po talaga yung ano kaya namin, yun na lang po talaga yung ano ginagawa namin dun sa competition. Gary, I know that yung preparation was not ideal, but ano yung biggest lesson mo from that experience being the Paralympics for the first time? Pinakamalaking natutunan ko dun sa unang paglaho ko sa Paralympic is bilang isang atleta kailangan talagang mag-training ng sobra. Hardworking talaga kailangan kasi yung mga kalaban ko dun, hindi sila tumigil, tuloy-tuloy yung training nila kahit na may pandemic. Sa atin naman kasi ano lang talaga siya, nagkataon lang talaga na masyado, hindi pa tayo advanced na, hindi tayo advanced sa mga facility yung mga venue na pwedeng pag-trainingan. Kaya nagtuloy-tuloy sila. Ano lang talaga dito, isa pang ano dyan is, kailangan, huwag mong pabayaan talaga yung training. And syempre naman, Gary, we all know that you have a long career ahead of you. Many more competitions to come. Again, you're just 25. What can we expect from you in future competitions? What can we expect from you for, you know, sa mga future competitions mo? Expect nyo na rin po siguro na sa mga susunod na laban ko siya, lalakas pa ako sa kung ano yung dati, mas lalakas ako doon. Gary, for those who don't know yung storya mo, you weren't born with your disabilities, and looking forward and knowing that kailangan mo mag-adapt eh. Can you tell us about how you started with swimming? Kasi you had to make that decision. It was different for you eh. Simulan ko siya sa nung naputulan ako kasi hindi ako pinanganak na disabled. Bali na accident ako, naputulan ako. Nung bata pa ako, nung naghihilom yung sugat ko, dinadala na ako ng magulang ko sa dagat. Pero hindi siya yung proper stroke ng swimming yung alam ko. Mm-hmm. Langoy dagat lang. Mm-hmm. Bali nag-adjust na lang ako nito nung nag-start na ako mag-swimming dito sa National Athlete sa 2013. Hindi naman ako nahirapan. I mean, ano na lang kasi, nakasanayan ko na lang din.
Pero paano binago ng swimming buhay mo? Ah, malaki po. Malaki po yun na ibago sa akin ng swimming. Kasi nag-college ako, di ko siya natapos. Di ko siya natapos yung first sem ko. Yun po, bali nag-drop out na ako. Yung time naman na yun is sakto yun na kinuha ako ng nila Coach Tony ng para swimming coach na si Coach Tony. Kinuha niya ako. Dapat pauwi na ako ng Antipolo noon sa tita ko. Tapos ayun, sakto yun na tumawag sila, kailangan nila ng isang para athlete na mag-represent sa Asian Youth Games sa Malaysia. Mm-hmm. Ayun po siya. Doon siya nag-start. Bali, doon na po nag-start yung journey ng career ko sa swimming. At ayun po, yung mga naging incentives na nakukuha ko, naiipon ko siya. At ayun po, nakabili ako ng maliit na lupa. Tapos nakapagpatayo ako ng bahay. Yun po, sobrang napakalaki ng nabago ng swimming sa akin. Well, you know what, Gary? Lahat ng blessings na yan, sobrang serve mo talaga because you're so hardworking. Kaya ano naman yung message mo for all aspiring fellow para-athletes? Sa mga kapwa ko atleta, kung gusto nyong makapaglaro din sa pinamataas na level ng sports, kailangan lang natin sipagan, sumunod sa coach, yun po. At magtiwala lang palagi sa sarili na kaya. Well, thank you so much, Gary. Isa kang inspirasyon sa marami. And we were so happy to have you as a guest here in the game. Ay, okay. Salamat. Thank you so much for joining us. I'm Billy Capistrano. Catch us weeknights here on One News, One Sports, and One Sports Plus. I'm Paolo Del Rosario, and this has been The Game. Happy birthday, Migs! Happy birthday!